Yung title po ng ano ng i-share ko, palabas nga po. Ayan, Build for Eternity. para pa din ng ano kinakabahan niyan. Pero ayan, yung title ko Build for Eternity. Ano, ay hindi dahil parang napapansin niyo baka na sa ano construction na ministry ako. Hindi naman dahil sa ganun kaya ito yung nagawa kong message. Pero ng ano nakaraan, habang nagbabasa ako, ewan ko bakit parang napadaan ako sa book ng Haggai. Tapos habang nagbabasa ako, may mga verse ako doon na binasa. Tapos parang after kong basahin yun, hindi ko pa nga natapos yung buong chapter. Parang meron na kagad sa loob ko na Lord, parang gusto ko kagad dumingin ng sa Lord ng sorry. O kaya parang gusto ko kagad sa Lord na hingiin yung mga bagay-bagay na gano'n. Pero ayun nga, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi nga parang ibinaba niya din yung mensaheng ganito sa mga buhay natin. Pero ayun, ang bago lang tayong start, basahin lang po natin yung verse natin sa Haggai 1, chapter 1, verse 2 to 9. Sabi dito, "Thus speak the Lord of hosts, saying, these people say, the time has not come, the time that the Lord house should be built. Then the word of the Lord came by the Haggai, the prophet, saying, it is time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins. Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways." Tapos pa next po. Ayan, sabi dito, "You have sown much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourself but no one is warm. And he who earns wages, earn wage to put into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider your ways." Sabi dito, "Go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. You look for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, I blow it away. Why? Says the Lord of hosts. Because my house that is in ruins, while every one of you runs to his own houses." Ayan, nung binabasa ko nga to, talagang bigla akong napasorry sa Panginoon. Kasi nga sabi ko, "Lord, sorry kasi nga parang marami sa amin sa mga oras na to, parang sa mga pagkakataon na to, parang isa kami dito sa sinasabi ni ni Prophet Haggai nung nangusap sa kanya yung Panginoon. Pero nga ayon, sabi dito sa life app, parang nung binabasa ko to, parang meron sa loob ko na, "Lord, hindi lang ito yung yung mensahe mo dito sa book na to, hindi lang to about talaga sa pagbibuild ng temple." Kasi pansinin nyo, hindi yung temple yung mismong tinukoy dyan ni Haggai, yung tinutukoy kagad ni Prophet Haggai yung mga tao. Kaya parang sa loob ko, sabi ko, "Lord, ano ba talagang gusto mong maging mensahe sa mga tao that time?" Kaya nga noon ako, nagpe-pray din ako noon. Medyo advance ko na siya nabasa. Pero nga noon, parang medyo napapaisip pa ako. Sabi ko, "Lord, ano ba yung gusto mong sabihin sa amin sa book na?" Tapos ayun, nung sinabi nga sa akin ni Ate Mary na mag-preach daw ako ng prayer meeting, parang binalikan ko tong itong book ng Haggai. Tapos binasa ko to. Tapos nung binasa ko sa life app, parang sabi ko, "Oo nga, totoo. Kasi hindi lang about sa temple yung sinuturo ng Panginoon dito." Sabi nga po dito sa life app, sabi dito, "The people had returned from exile and started to rebuild the temple." So, itong mga Israelites, galing sila sa exile . So, bumalik na sila dyan. Tapos, sabi dito, "But they had stopped when they faced opposition. They chose to build beautiful houses for themselves instead of finishing God's house." So, ayun nga, diba? Yung mga Israelita, after nila manggaling sa exile, syempre, pinagbibuild sila ng temple. Pero nung nung mga pagkakataon na itong mga Israelites, parang meron silang kinahalap na problema, parang bigla sila napahinto. Bigla talaga sila napahinto sa pagbibuild ng temple. At ang ginawa na itong mga Israelites, ang inuna nila, yung para sa mga sarili nila. Kasi nga, parang nagkaroon ng problema. Parang nung binabasa ko nga to, parang marami sa amin itong mga nakaraan nung wala pang pandemic. Grabe, sobrang masigasig, sobrang masikap, at sobrang masipag. Parang lahat ginagawa namin. Pero nga nung time, nung biglang pumasok yung pandemic, parang na-relate ko doon, parang yung ilan sa amin, parang bigla kami nag-pause. Parang yung ilan sa amin, lagi mas pin-priority namin kagad yung mga sarili namin. Tapos sabi pa dito, their action have proven that they consider personal comfort more than important than God. So, parang sinasabi dito, yung mga tao, dahil nga nakaranas sila ng ganun, mas inuna nila na i-comfort yung sarili nila kesa unahin yung para sa Panginoon. At nung binabasa ko nga, sabi ko nga, parang ako noon, nagsusorry nga din ako sa Panginoon. Kasi nung mga pagkakataon na ganun din, parang may part sa akin na,
Parang ano, parang may part sa akin na parang ang imposible na, parang ang hirap na, may mga pagkakataon pa nga nun dati, parang iniisip ko din, ano ba, parang makakabalik pa, parang may mga ganun, may mga ganung ano, mga agam-agam sa isip ko, pero ayun, hindi ko naman ini-entertain kasi nga naniniwala ako nun that time, ang Panginoon pa rin yung mag-aayos na mga bagay-bagay. At sabi pa nga dito, as a result, they suffered hard times. Yun na, yun yung naging resulta. Dahil nga yung mga tao, that time, dahil mas pinili nila yung comfort sa sarili nila kaysa para sa Panginoon, ang nangyari, nakaranas yung mga Israelito o yung mga tao na to ng kahirapan. Talagang ano, nagkaroon ng parang ano, nagkaroon ng parang, alam mo yun, naging magulo yung pamumuhay nila, parang ano, parang kinulang sila, parang naghirap sila. Basta sobrang hard times yung nangyari sa kanila. Kasi nga, mas inuna nila yung ano eh, parang personal comfort nila. Kaya nga sabi dito, when we put God in backseat of our life, we become slave to other things. Kaya nga sabi dito, pansinin nyo itong mga tao na to, dahil ano eh, parang ang nangyari, inilagay nila sa Lord eh. Dati si Lord yung nagli-lead sa buhay nila, kaya ang ayos. Pero nung that time na may kinaharap sila, ang ginawa nila, inilagay na lang nila si Jesus sa likod. Sabi niya, Lord, dyan ka muna, kailangan ko munang unahin yung sarili ko kasi may mga pinagdaraanan ako. Yung nangyari, siyempre, naghirap yung mga tao. At alam mo nangyari, naging alipin sila ng kahirapan at kung anong-anong mga bagay. Yung sinasabi nga ng life up dito, yung naging ano daw, yung parang umalila daw talaga noon sa mga tao. Eto, sabi dito, una, alcohol, sex, work, relationship, money, pleasure, or even religious activity. So, mapapansin nyo, dahil nga yung mga tao, inuna na nila yung sarili nila, naging alipin sila ng mga bagay na to. Pero, huwag nyong isipin na yung lahat ng mga bagay na narito, mali siya. Actually, hindi naman siya talaga literal na mali. Sa totoo lang, lahat to good, lahat to bigay ng Diyos. Pero, nagiging mali lang siya kapag ang, ano, ang nasa unahan na ikaw. Kapag hindi na si Jesus yung nasa unahan, doon lang nagiging mali yung mga bagay na to. Kaya nga itong mga tao na to, doon sila ano, parang mas lalong nahirapan kasi nga, ang ginagawa na nilang pronta, yung sarili nila, hindi na yung Panginoon. Kaya nga that time sabi ko, ay Lord, hindi lang talaga about to sa temple, yung sinasabi mo dito, na ano, na message dito sa book ng Haggai, hindi lang siya patungkol sa pagbibuild ng physical temple. Yung sinasabing temple dito, Lord, kami yon. Kasi pag binasa natin sa New Testament, ang lagi nang sinasabing temple tayo, mismong yung tao, hindi na yung physical church. Kaya nga, mapapansin nyo lagi, nung ano, nung nasira yung unang temple, anong laging ibinibuild na ano, sinasabi sa ano, susunod na temple. Di ba magkakaroon siya talaga ng ano, talagang mananahan sa kanya yung presensya ng Diyos, makikita sa kanya yung kabanalan ng Diyos. Di ba laging ganun yung description sa mga ano, ibibuild na temple. Kasi ang sinasabi daw doon, yung mga tao na talaga yung magiging temple. Kaya nga nun that time, sabi ko, Lord, ano, tulungan mo ako kung paano ba yung message na to. Kasi parang sa part ko, Lord, hindi purkit parang nagko-construction ako, parang ba't ganun, parang ganito yung ano, mga nababasa ko. Kaya nga nun that time, sabi ko, Lord, tulungan mo ako i-deliver yung mga gantong message. Kaya nga sabi dito, every time na meron tayong ibinibuild sa Panginoon, alam nyo, sabi, naglalas daw po siya hanggang eternity. Kapag sinabing eternity, ito yung walang hanggan, walang katapusan, ibig sabihin si Jesus to. Di ba kasi si Jesus lang naman yung ganun eh. May masasabi ba kayo dito sa bagay o sa mundo na forever? Wala eh. Si Jesus lang naman, si Jesus lang talaga yung ganun. Kaya parang sa loob-loob ko, nga no, Lord, kapag meron pala kaming ginagawa na para ano, para sa iyo, talagang ano siya, parang nagiging eternal siya. Kaya nga, as a Christian, sobrang importante na mag-build tayo lagi para sa Diyos. Ano man yung mga ginagawa natin, ano man yung mga tinatangkilik natin, i-sure natin na lahat yan para sa Panginoon. Kasi kung para sa mundo lang yan, darating yung time, mawawala din yan. Kasi sabi ng ano, Bible, heaven and earth will pass away. Diba? Mapapansin nyo doon na lahat ng gagawin natin para sa mundo, wala, mawawala lang. So, importante bilang mga Kristiyano, bilang anak ng mga Diyos, gawin natin yung mga bagay para sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, bakit? Kasi madami ngayon yung ano eh, kagaya sa sinasabi ng book ng Haggai. Diba anong sabi nila? Hindi pa ito yung time para i-build yung temple. Hindi pa ito yung time para gawin namin yung sa Panginoon. Kasi ano eh, may kinaharap sila biglang problema eh. Diba sabi? Hindi pa time. Tsaka na lang yung temple. Tsaka na lang namin uunahin ng temple, may mga kailangan pang aming gawin. Na alam nyo po, ganun din sa panahon natin ngayon. Minsan, ang dami natin mga personal na dahilan na tsaka na yan si Lord. O, tsaka na lang tong si ano, para sa Panginoon. Tsaka na lang tong ganyan. Lagi po minsan nagiging ganun na yung mga nangyayari sa atin. Kaya nga sabi dito, madami talaga ganun. Tulad ng example, dahil sa nararanasan o pinagdaraanan ng mundo, minsan ang nagiging isip ng iba o nagiging mindset ng bawat isa, ah,
Dahil ganito yung nangyayari sa mundo, ang mangyayari, lalaylo na lang muna ako sa pag-church. Hindi ko na lang muna ulit sisipagan kasi ganito yung nangyayari sa mundo. Mahirap na, baka magkasakit ako. Tsaka importante ngayon, nagtitipid. Minsan lagi pong ganun kasi may namimit ako. Sabi ko, o ba't hindi ka nag-church? Kasi, kuya, kailangan ko magtipid. Alam mo naman, pandemic. Parang ang hirap magkapera. Masyadong sayang kapag nilaan ko para sa pamasahe. Masyadong sayang kapag nilaan ko sa pagbibigay. Parang doon nga ako napaisip po nga, no, Lord, may ilan sa mga Kristiyano na parang dahil nga sa nararanasan ng mundo, dahil lang sa merong kinaharap na simple, alam mo yun, parang mas pinili na nila na maglaylo. Ano pa, yung iba naman, iniisip na, hindi, babalik ako, pero aantayin ko munang bumalik sa dati. Kumbaga, babalik ako sa church kapag okay na lahat. Alam mo yun, yung mga tao na parang play safe lang, ay, kapag okay, sige, dyan ako, kapag hindi, di hindi. Diba? Parang ganun lagi yung kaisipan. Pero nga, parang ang hirap, parang bigla nga akong na-remind nung HBS, na parang ano, sabi ni Pastor, parang sabi niya, kung may ayaw siyang mawala sa kanya, yung ayaw niya is yung relasyon niya sa Panginoon, or kumbaga yung ano, hindi na siya marinig ng Panginoon. Pero nga, may ibang mga tao na parang napapaisip ako, paano kaya, ano kaya yung nararamdaman nila, ano kaya yung sa loob-loob nila na pag yung mindset nila na tsaka na lang ako babalik kapag okay na ang lahat. Kasi ganun po talaga yung iba, tsaka na ako mag-church, ano pa, hindi pa okay, may virus pa. Pero ang totoo, wala naman na talaga. Sunod, ano pa, ito naman yung mga nagdadahilan na hindi, kailangan kong mag-submit sa ano eh. Siyempre, sabi ng office namin, sabi ng mga namumuno, oo, nagsasubmit po tayo sa authority, pero mas pinipili natin lagi na sumunod sa Diyos kesa sa sinasabi ng tao. At minsan po, ayun talaga yung nagiging dahilan ng mga tao na bakit, ay hindi pa time to para sa Panginoon, may kailangan pa akong unahin. Diba? Lahat yun nagiging dahilan ng mga paglaylo nila, may hindi pa okay, babalik na lang ako kapag okay na. Yung iba naman, ang dahilan, hindi, kailangan namin eh. Kasi nire-required kami sa ganto, sa ganyan. Kaya ako talagang kumbaga saludo ko doon sa mga tao na sa trabaho nila, kumbaga nire-required sila ng ganto, ng ganyan. Oo, tama yun na mag-submit kayo sa mga authority. Pero lagi nga natin ang motto natin, mas lagi natin pipiliin na sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Kaya dun sa mga ganun na tao, talagang parang grabe, ang galing, parang antapang, natatapangan talaga ako sa mga ganun. Kasi nga mas inuuna nila yung para sa Panginoon. Kaya nga marami pa po niyan, marami pang dahilan sa atin ngayon na parang nagiging ganun na tsaka na muna sa Lord. Ano pa, yung mga dahilan kaysa yung iba, sinasabi, hindi muna ako pastor, hindi po muna ako makakasimba, hindi po muna ako makakasama sa church, tsaka na lang po kasi may pader pa, unahin ko. May nga po, may nakakausap ako doon sa biyato. Sabi ko, nay, sama na kayo sa church. Hindi pa ako makakasama kasi may pader pa. Parang mga ganun. At alam nyo po, kahit hindi lang sa outreach, kahit ngayon din sa atin, ilan din sa atin, parang isa to sa mga nagpapapigil sa kanila. Kaya nga nung mga nakaraan, Lord, parang ibalik mo naman yung ditong yung mga malalakas mag-amen nung kinukumpes ni Pastor na maglilingkod tayo sa Panginoon hanggang sa dulo. Amen! Yung mga taong ang lalakas mag-hallelujah, yung mga taong ang lalakas mag-praise the Lord, pero nung nagkapader, hindi mo na makita dito. Diba, asan na yung mga malalakas mag-amen noon dati? Asan na yung malalakas sumigaw ng praise the Lord? Diba, nung nagkapader lang, nawala na. Ganun din po, ganun na ganun. Sabi ko, parang ganun na ganun yung yung time nung panahon ni Agi. Parang ganun na ganun din. Ngayon na konting problema, nawawala. Konting problema, naihinto. Ano pa po? Kasi yung iba, sinasabi, ang layo na kasi. Iikot pa ng Biason Road, ang layo. Diba, minsan ganun, pero pag pinapunta mo sa festival, kahit taga-housing yan, ang bilis niyan. Diba? Sipin niyo yun, kahit pumunta na mo, ang bilis niyan. Kaya nga minsan, parang alam, hindi ako nagiging legalistic, pero nga sa parang ito mga lately, mga nakakausap ko, sabi ko, Lord, bakit ba minsan nagiging dahilan namin yung mga ganung bagay? Ano pa, ito, yung pagiging busy. Ayan ako, minsan talaga ayokong dinadahilan to yung busy. Kung ako kware, tatanungin nyo, kahit nung dati, kasi nga parang pag naririnig yung kantang Lord, patawad. Parang, Lord, paano pag ikaw talaga yung nawalan ng time sa amin? Parang ganun, kaya nga parang pag eto yung sinasabi sa akin, busy, ay ganun. Parang wala akong masabi, kasi nga parang sa akin, wala naman talagang busy na tao, parang sobrang busy. Parang wala naman ganun, kahit nga attorney o kahit nga doktor, nakakapagpahing eh. Diba? Kahit nga presidente, nag-golf eh. Diba? Sipin nyo, kaya hindi parang, busy ba talaga? Parang may mga ganung pagkakataon. Ano pa?
Ito pa, ano, isa sa mga dahilan yung walang pamasahe, alam nyo, isa din po ako dyan sa mga ano nyan, sa mga parang biktima nyan, ng mga walang pamasahe. Again, hindi po ako ano, bakit kasi laging iniisip ng iba, si John Paul mapera. Hindi po ako mapera, nagdadamit lang ako ng maayos, tsaka naliligo para hindi nyo mapansin na wala talaga akong pera. Pero alam nyo po, sa totoo lang, biktima ako lagi neto ng mga pagkakataon na walang pamasahe. Pero alam nyo po, hindi ko binabound yung sarili ko sa word na walang pamasahe. Hindi ko tinitengging sarili ko lagi sa word na yun. Kasi alam nyo po, sa totoo lang, wala naman akong income. Pero alam nyo po, tinatalinuan ko yan pagdating sa ganyan. Minsan, ang ginagawa ko, isasantabi ko muna yung load. Okay? Isasantabi ko muna yung kape. Isasantabi ko muna yung merienda. Talagang automatic, bago man lang ako siguro magkape, sinusure ko na yung pamasahe ko, swak. Kumbaga, kahit makadalawang balik ako, sure ako na meron akong pamasahe. Kaya ito, sa pamasahe, ano to, siguro talinuhan nyo na lang po talaga. Kumbaga, tsaka na muna yung mga candy-candy, tsaka na muna yung mga lip tint natin, tsaka na muna yung mga load, diba? Tsaka na muna yung mga wax sa buhok. Tabi muna natin sa pamasahe. Kasi alam nyo po, sa totoo lang, kung pamasahe lang naman ang usapan, kasi sobrang daming pamamaraan ng Panginoon. Sa totoo lang, sobrang dami po ng pamamaraan ng Panginoon. Kaya para sa atin, bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo dapat, parang nabibiktima ng mga ganitong dahilan para hindi maka-attend sa gawain, para hindi makapagpatuloy sa Panginoon. Oo, minsan may mga dahilan tayo na bali talaga, pero hanggat maaari, di ba, piliin natin lagi, di ba, na maibigay yung best para sa Panginoon. Again, hindi po tayo dito nang kukondem na mga tao, pero kung ikaw, ibabound mo na lang yung sarili mo dyan na isang buwan ka na puro ganyan na lang yung dahilan mo, hindi na okay. Kinukonsider po natin yung lahat ng ganun dahilan. Diba lalo sa module? Alam niyo, tuwan-tuwa nga po ako noong nakaraan, noong nagtestimony si Almira patungkol sa ano? Asan si Almira? Ayun, noong nagtestimony si Almira noong ano, sa school nila, 'di ba? Sabi niya, kahit unahin ko po yung Panginoon, minsan wala na nga po akong time para sa pag-aaral, pero ang galing nung resulta, pasok po si Almira sa top, 'di ba? Parang isipin niyo, nga, no, Lord, paano kung isa sa bawat sa amin, ganun lagi yung maging mindset namin, hindi unahin namin si Lord para ano? Maging maganda yung pag-aaral namin. Kahit kami noon, nung senior high kami, wala na ata kaming ginawa noon kundi lumabas eh. Wala nga ata kaming pakialam noon kung anong ipagawa ng teacher. Basta sige, sama tayo. May nag-care group daw doon, sama tayo. Oh, may care group daw doon sila, pastor, punta tayo. Parang ganoon. Alam niyo po, nakakatuwa, hindi man kami nakapasok ng top, pero pasado kami. 'Di ba? Kasi inuna namin yung Panginoon. At yun po yung gusto kong i-remind at gusto kong ipaalala sa bawat isa na hindi po hadlang yung pagbumodule. Again, hindi po yan maaaring maging dahilan eh, para sa mas lalo kang sumunod sa Panginoon. Kasi the more na sumusunod ka sa Panginoon yung mag-aayos ng mga bagay-bagay. So, alam nyo nga po, dun sa ano, sa adult fellowship, tuwan-tuwa ako dun sa ano, sa testimony ni Kuya Lakay or sa kay Tito Alan, sa asawa ni Ate Led. Kasi nga, parang sa part niya dati, itong mga nag-church, hinahatid ko lang to. Kumbaga, kahit pigilan ako ng mga driver doon ng jeep, kahit harangin nila ako, ihahatid ko pa rin to. Kasi, para sa kapatiran to. Sabi niya, para sa kapatiran to. Parang, nga, no, Lord, dahil yung tao na yun, mas pinili niya na, alam mo yun, mag-sacrifice para sa'yo. Kasi, yung kahit hindi man masyadong, kumbaga, para nakukuha ni Kuya Laka yung pinaka-ano, no, pero alam niya na para sa Diyos yun. Kaya ginagawa niya. Alam niyo po, ang ganda na naging resulta, kung maririnig niyo lang yung testimony niya, nakakatawa kasi yung ruta niya, hindi naman dapat talaga sa Byason eh. Pero anong nangyari po, binigyan siya ng pabor ng Diyos. Nakakabiyahe siya sa Byason ng araw-araw. Kumbaga, yung mga dapat niya nakaruta doon, alternate eh, pero siya, araw-araw po. Isipin niyo, yung ginagawa ng Diyos kapag inuuna natin siya, kaya nga po bilang tayo din hindi na hadlang yung mga ganun, kasi alam natin na hindi naman pabuti ng pabuti itong mundo eh. Hindi siya paganda ng paganda. Sa totoo lang, kahit pumunta po kayo sa ang lugar, alam niyo po, nung pumunta nga ako sa Cebu, sabi ko ang ganda ng Cebu, pero alam niyo po, may mga napuntahan na kung ano specific na lugar, nagulat ako, sabi ko ganito yung epekto ng pandemic sa kanila. Makikita niyo po doon sunod-sunod, as in siguro 10-15 bahay, establishment, lahat sarado, parang ghost town. Yung iba puro vandalism na, kahit yung po doon may mga palasyo na bahay na mga ano, ibang lahi na mga foreigner, grabe, sobrang abandonado. Na sabi ko, Lord, ganito talaga yung naging epekto ng ano, ng pandemic sa lugar na to. Hindi nga po ako makapaniwala kasi sa atin parang wala lang. Sa totoo lang, pag nandito po sa Manila, parang wala lang. Pero pagdating po doon, para akong natakot, kasi para akong nakakita talaga ng ghost town. Kasi doon, ang dami, malalaking hotel, malalaking resort, lahat ano, parang abandonado. Kasi nga, puro vandalism na, puro lumot. Alam nyo yun, yung parang sa movie, parang naging ganun po
Kaya nga sabi ko, Lord, tulungan mo kami na hindi kami masyadong maapektuhan noong nangyayari sa mundo. Kasi ano eh, ang laki pala ng impact niya. Sabi ko, Lord, thank you, buti meron kaming Jesus kasi hindi kami ganun naapektuhan nung bagay. No? Kaya nga sabi ko, that time nung binabasa ko, Lord, tulungan mo kami na sa lahat ng ginagawa namin, gawin namin para sa iyo. Kasi sa, kung gagawin lang namin to, wala lang, para ma-please lang namin yung mga tao, para makita lang kami na Kristiyano, darating yung time, titingin kami sa mundo, at darating yung time, mapapagod din kami. Kaya nga sabi ko, Lord, tulungan mo kami na lahat ng ibinibuild namin, lahat ng tinatangkilik namin, gawin namin para sa'yo. At ano pa po? Kaya nga sabi dito, yung iba, ang kaya ang ginagawa din po ng iba, mas pinipili na lang, ah, sa bahay na lang tayo mag-service. Tipid eh, walang tithes, walang offering, doon na lang tayo sa bahay mag-service. Minsan ganun po, yung nagiging isip ng iba, pag sa bahay tayo, online service, walang tithes, walang offering. Akala nila, nakakatipid sila. Akala nila, mas lalo silang dumadami pera. Pero ang totoo, mas lalo nilang pinahihirapan yung sarili nila. Mas lalo nilang pinagkakapos yung mga budget nila. Minsan po kasi ganun yung iniisip ng iba. Sa bahay na lang, walang offering, hindi tayo makapag-tithes. Diba? Tapos habang nanonood ka ng preaching, pwedeng nakahiga, pwedeng kumakain. Minsan akala ng iba mas komportable yun, pero ang totoo po nun, diba? Parang niloloko mo lang yung sarili mo. Okay lang kung nag-online service ka, pero siniseryoso mo. Kaso yung iba pag nag-online service, eh, parang wala, parang alam mo yun, parang masabing nag-service lang, parang gano'n. Pero mali po yun, kasi nga, ang gusto ng Diyos lagi, yung talagang ano, yung may, kapag may ginawa tayo, nagmamatter, di ba? Kahit yung sa eternal. Kasi yung Diyos natin, eternal siya, hindi lang naman siya panandalian, hindi lang siya pang ngayon, di ba? At ano, pang mahabang-mahabang panahon, kumbaga forever talaga, yung Panginoon natin. Kaya nga po doon yung mapapansin, bakit ba sinabi ng Diyos na mag-build? Kapag ayusin nyo, sabi ng Diyos, buuhin nyo na yung templo, ayusin nyo. Diba, alam niyo po kung bakit? Kasi nung sinasabi daw po, kapag sinabi daw po ng Diyos na build, meron daw po siyang ibig sabihin. Kaya mapapansin niyo po sa Bible, bakit yung ano, merong parable na kailangan mag-build sa ano, yung nag-build sa buhangin tsaka sa mabato. Diba, anong ni-recommend ng Diyos doon? Mag-build doon sa bato, huwag sa mabuhangin. Kasi kailangan maging matibay. At ayun daw po, yung sinisimbolo noon, nung sinasabi ng Diyos na dapat mag-build. Kasi ang gusto ng Diyos mangyari, maging matibay, maging matatag, maging maganda, maging kumpleto at maayos. Ayun po yung gusto ng Diyos na mangyari sa bawat isa. Kaya nga po sinasabi ng Diyos ng build. Diba? Hindi yung build ka ng build, buo ka ng buo, gawa ka ng gawa para dito sa mundo. Darating yung time, mawawala din yan. Pero kung yung gagawin mo para sa Panginoon, kahit doon sa langit, diba? Lahat yung kahit simple, lahat yung na-awardan ng Diyos. Kaya nga po sabi, lahat doon ang ginagawa natin dito na para sa Panginoon, lahat yung hindi mababaliwala. Diba? Kasi lahat yung na-awardan doon. Sa langit, isipin mo yun. Dahil nag-abot ka ng tubig dito, awardan ka. Di ba, minsan lang po, parang feeling natin hindi na-appreciate yung mga ginagawa natin. Pero alam niyo po, lahat yun, inililista ng Panginoon. Kumbaga, lahat po yun, idinadagdag na, ano, na puntos sa'yo ng Diyos. Kaya nga po, importante, di ba, na lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon. Tapos bigla ko nga pong, ano, naalala itong si, ano, Panags, nga alam ko merong picture. Ayan, ay, balik mo nga muna, Carl. Ayan yung, ano, dahil nga, ayan daw yung ibig sabihin na word na build. Alam niyo po, yung mga picture na yan, lahat po yan nagbibuild ng church. Ito po yung madaming tao. Ayan po, binasa ko yung kwento niyan. Ano siya, kahit mga babae, lahat talaga kahit mga babae, ginagawa nila yan. Kasi sabi niya, eh, hindi, kailangan ko itong gawin kasi may puntos to sa langit. I mean, hindi nila ginagawa para sa puntos. Ang iniisip na is, hindi, para sa Panginoon kasi ito eh. Lahat po yan, may mga babae. Ang galing nga po, ang galing ng kwento na yun, napansin niyo, itong mga naka-orange, may mga babae. Kasi nga siya na inisip na, hindi, para sa Panginoon ito eh. At ganun daw po dapat yung maging mindset ng bawat isa. Pero ayun, pa-next nga po. Ayun, pa-next po. Ito si ano, si... Kilala nyo po yan, si Philip Ng. May nakakakilala po sa kanya. Si Philip Ng, isa po yan sa ano, richest tycoon. O kumbaga, isa siya sa ano, pinakamayaman sa Singapore. At alam nyo po, sobrang daming nabilib dito. Sobrang daming nabilib dito kay Philip Ng. Alam nyo po kung bakit? Kasi... Meron siyang interview na sinasabi, Sir Philip, sabi niya, kung meron ka pong iiwan sa mundo na to, kung meron kang iiwan sa mga ano susunod na henerasyon, ano po yung sasabihin mo? Alam niyo po, sabi niya, build for Jesus. Or, kasi, bakit? Kasi sabi niya, alam mo, kahit makuha mo lahat ng yaman sa mundo, makuha mo lahat ng meron dito sa mundo, mananatili ka pa rin broken. O kumbaga, mananatili kang broke, mananatili kang sira.
Yun po yun sabi niya. Pero, sabi niya, pero, kung gagawin mo yung mga bagay para kay Jesus, dun mo masasabi na kumpleto ka. Marami po siya. Kumbaga, sobrang daming ano, sobrang dami niyang interview. At bawat interview niya po, lagi niyang ipinupronta si Jesus. Lagi niyang ibinibida si Jesus. Ayan po, pa-next. Meron siya dyan. Ayan, sabi niya, there is no better me or better things without Jesus. Pag naita niyo po yan sa mga video niya, talagang lagi siyang ano, smiling face. Kumbaga, ano nga eh, pwede siya mag-model ng mga toothpaste. Kasi lagi siya nangiti eh. Nakaganon. Pag napanood niyo po lahat ng interview niya, pa-next pa nga, meron pa po siya dyan sinasabi. Ayan, sabi niya, billionaire says, sipin niyo po ah, bilyong-bilyong dolyares ang meron dyan. Kumbaga, parang kahit hindi niya nang gagawin yan eh. Pero siya, grabe, sobrang saya niya. Nung nagkaroon siya si Jesus, sabi niya, knowing Jesus is more important than having a lot of money. Sipin niyo na, bilyong-bilyong dolyares. Di ba? Isipin nyo, misa nga tayo, tuwan-tuwa tayo, mabigyan lang tayo ng 1,000 eh. Di ba? Parang nga siya. Pero isipin nyo to, bilyon-bilyon. Pero anong sabi niya? Mas maganda daw na meron kang Jesus. Kumbaga, kahit hindi ka na magkaroon ng maraming pera, basta meron kang Jesus. Kaya minsan yung iba sa inyo, wala man tayo, hindi pa tayo nagkakaroon ng pera. Dapat maging masaya na kayo. Kasi ganun din ang ending niya, magkapera kayo, si Jesus lang din ang magpapasaya sa inyo. Kahit makuha nyo yung buong company na pinagtatrabahuhan nyo. Dadating pa din kayo sa punto na malulungkot kayo kasi sabi niya, si Jesus lang talaga eh, yung magpapasaya sa'yo. Ayan, meron ba po siyang sinasabi? Ayan, sabi niya, I have discovered all of us are broken. We all have a missing piece. For me, I discovered the missing piece was God in Jesus Christ. So isipin niyo po, lahat tayo kulang. Kaya nga sabi, di ba, oh, yung iba sa inyo, narinig nyo na to, na yung puso ng tao, meron siyang butas. Kahit ilagay mo dyan yung buong universe, hindi yan matatapalan yung butas ng puso mo. Totoo yun, yung buong Milky Way, kung ilang galaxy pa yung alam nyo, ilagay mo dyan sa puso mo, hindi niya matatapalan yung butas. Sino lang makakapagtapal ng butas na yun? Si Jesus. Kaya nga sabi niya, sa akin, nahanap ko na yung nawawalang parte ko at natagpuan ko kay Jesus. Isipin nyo ha, kumbaga lahat yan, kumbaga wala na nga yung nilulong, ang problema lang yan, paano niya gagastusin pera niya. So totoo lang yung mga ganyan, walang problema yan. Kahit matulog yan ng ano, isang buong linggo, kahit wala yung gawin, di ba, hindi po yan namung problema. Pero sabi niya, abin nyo, kulang ako. Di ba? Sabi niya, natagpuan niya yung bagay na yun kay Jesus. Kaya nga, ganun din po tayo. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo tinawag eh, para sa mundo na to. Tinawag tayo, di ba, para sa Diyos. Kaya nga po may mga pagkakataon na bakit ganun? Magawa ko to, makuha ko to, meron ako neto, nananatili akong kulang, nananatili akong malungkot. Parang laging merong sa loob-loob natin, may kulang eh. Alam niyo, may mga ganung pagkakataon. Alam niyo po ako dati, simple lang naman yung mga bagay na iningi ko. Dati, Lord, magkaroon lang ako ng cellphone. Kasi dati, ang hirap talaga namin eh. Talagang ang hirap namin, kumbaga di nga ako naniniwala na sobrang hirap namin. Dati, parang sa isip-isip ko, Lord, magkaroon lang ako ng cellphone, okay na. Para hindi naman ako office sa mga tropa. Di nagka-cellphone ako. Wala naman load, sabi ko. Di, magka-load lang ako, okay na to, kahit sa bahay na lang. Nagka-load ako, alam nyo nga, ang lungkot pa din. Hanggang sa lahat, Lord, baka siguro, kailangan ko ng ganito, ganito, ganyan. Lahat yun talaga nagkaroon ako. Mga simple lang naman po yun, yung mga bagay. Pero alam nyo po, dumating ako sa punto na ang lungkot. Tapos that business ako, benta ako nito, benta ako nyan, tropa ako dito, dayo ako dito. Lahat na pinuntahan ko. Pero alam nyo po, nananatili kong malungkot. At alam niyo po, doon ko nga na-realize na oo, tama siya. Kasi kahit ako naranasan ko yung ganun, hindi ko nasabi naging ganyan ako kayaman ha. Ang parehas lang namin, parehas namin natagpuan yung kasiyahan kay Jesus. Ayun po yung same na meron kami. Hindi kami parehas naging bilyonaryo. Siguro, sangiti, gusto niyo, try ko. Ano? Oh, wag na. Oh, di ba? Pero parehas kami. Parehas kami na natagpuan namin yung kasiyahan kay Jesus. Kaya nga po, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, habang binabasa ko yung book ng Haggai, hindi lang sabi ko, Lord, hindi lang talaga ito patungkol sa pagbibuild ng temple. Alam nyo po, meron akong tatlong bagay na natutunan sa libro na yun habang binabasa ko. At ano po yung isishare ko sa inyo, yung tatlong bagay din na natutunan ko. Again, nung binabasa ko ngayon, ako po rin talaga yung unang natuto. Kaya parang sa loob-loob ko, Lord, thank you kasi may mga ganun kang sulat na parang minsan, parang nung una habang binabasa ko, parang di ko mag-gets. Pero nga along the way, parang paunti-unti pinaintindi sa akin ng Panginoon yung mga bagay-bagay na. At alam nyo po, kung ano yung una kong natutunan sa libro ng Haggai, ito po, number one, Ayan, do not desire the things in this world. Mapapansin nyo po doon, sa verse 6, ang sabi po doon, di ba, babasahin ko na lang po dito. Sabi dito sa verse 6, asan na yung verse 6? Okay, sabi dito, you have planted much but harvest little. You eat
but are not satisfied. You drink, but are still thirsty. You put on clothes, but not keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in a pocket filled with holes. Kung baga mapapansin nyo, na yung sinasabi ng Diyos dito, ayan, sige, unahin nyo ng unahin yung mundo, akala nyo, masasatisfy kayo niya. Anong sabi? Kumain man kayo, hindi kayo mabubusog. Uminom man kayo, hindi mapapawi yung uhaw nyo. Diba, damitan nyo man yung mga sarili nyo, malalamigin pa din kayo. Kahit anong dami nyo nakukuha niya sa mundo, para nyo yung inilalagay sa bulsa na butas. Ibig sabihin, mawawala din. Ano pong mensahe ng Diyos dito? Tayo mga Kristiyano, hindi tayo tinawag para dito sa mundo. Kaya nga po sabi ng Romans 12 verse 2, ayan sabi, do not conform to the pattern of this world. Sabi, kung paano yung ginagawa ng mundo, huwag niyong gawin. Ayun po yung sinasabi ng Biblia na minsan, parang ang dali lang i-quote niya nung verse na yan. Minsan nga, iniisip ng mga tao, do not conform to the pattern of this world. Diba? Minsan ang mindset lang ng iba, dapat hindi maging worldly, hindi makinig ng worldly song, hindi mag-games, hindi makisabay sa mundo. Minsan, ayun lang, piniperiod lang natin doon. Pero alam niyo po ang sinasabi ng Diyos doon, huwag niyong gayahin kung paano mamuhay yung mga tao sa mundo na ang pinipili magpayaman, magpasikat, makilala ng tao, magkaroon neto, magkaroon yan. Kasi iniisip nila, kapag meron ka nito, bilong ka. Kasi ganun lagi ang iniisip ng mundo, kapag meron ako nito, bilong ako, in, astig. Laging ganon. Ang sinasabi ng mundo na, kapag nakuha ko to, kapag pasok sa kapag matalino, astig. Laging ganon ang iniisip ng mga tao. At alam nyo pa, habang binabasa ko to, hindi. Kasi sabi dyan, you eat, pero gutom. You drink, pero you thirsty pa din. Mapapansin yun? Sabi ko, Lord, hindi. Meron talagang meron kang gustong sabihin sa buhay ng mga tao. The Lord, meron kang gusto sabihin sa amin ng mga Kristiyano. At alam niyo po kung anong sinasabi ng Diyos, hindi ka tinawag para sa mundo. Kaya yung mga tao nananatili silang empty, kasi lagi sila naglulong sa mga walang value na bagay. Bakit yung mga tao, lagi silang nananatiling malungkot, lagi silang nananatiling depressed, lagi silang nananatiling discouraged? Kasi yung ninanais nila ng mga bagay, walang value. Oo, kailangan ng mga tao yan. Pero hindi yan dapat yung parang dyan mo na ibigay yung buong buhay mo. Di ba, hindi na parang dyan mo na ilaan lahat ng oras mo. Kasi nga sabi, di ba, kahit makuha mo yan, mananatili kang ganun. Yun ang sinasabi ng Diyos na huwag kang makigaya kung paano mamuhay yung mundo, kung paano pinapattern ng mundo, o kung paano mamuhay yung mga tao sa mundo. Huwag mong gayahin kasi hindi ka naman tinawag doon. Ang sabi doon, but be transformed by renewing of your mind. So, yung isip natin, kanino dapat nakaset ng isip ng mga Kristiyano? Kanino? Kay Jesus. Sabi, set eyes upon Jesus. Di ba ganun po sabi natin? Kailangan yung utak natin, dapat lagi na kay Jesus. Di ba? Ganun po kasi ang mga Kristiyano. Hindi na tayo titingin lagi sa mundo. Kaya nga sabi dito, di ba? Hindi kasi minsan ang iniisip po ng ibang ng Kristiyano, oh hindi, kailangan kong gawin itong sa mundo kasi kapag hindi ko ito nagawa, hindi ako in, hindi ako astig, walang kaibigan, walang tropa. Kasi ayoko maging Kristiyan, baduy yan, corny yan. Di ba, KJ, maging Kristiyan, bawal ang worldly music, bawal ang games. Ganun po ang iniisip minsan ng iba. Pero alam nyo po, sa totoo lang, hindi naman eh. Alam niyo po ako, dati na ako talagang makamundo ko. Pero kapag tinanong niyo ako, kung may magtatanong sa akin, masaya ba, anong mas masaya, maging Kristiyano o maging worldly? Mas masaya po maging Kristiyano. Kasi wala na eh, parang hindi talaga masaya yung mundo. Kahit nga po dati, sa totoo nga lang ngayon, hindi ko dinideprive yung generation ngayon. Pero alam niyo po dati, mas masaya pa kami. Kahit putik at basura lang yung nilalaro namin. Kahit palaro-laro lang kami sa gubat, mas masaya pa. Pero kung tatanungin mo ako, ano masaya, yung Kristiyano o yung pagkabata mo, doon pa din po ako sa pagiging Kristiyano. Kasi masaya talaga maging Kristiyano. Kaya minsan, napapaisip ako, bakit yung iba, sinasabi nila na ang pangit maging Kristiyan, KJ, hindi masaya. Kaya alam niyo po yung iba, pipilitin maging K-pop, maging in lang. Pipilitin maging kahit hindi naman naiintindihan yung kanta ng mga Koreano, sige, sound trip. Sige, patugtog. Diba? Kahit malabara ako. Sige, K-pop ang pormahan. Sipin yun. Sige, pa-cute sa social media. Maging in lang sa mga tao. Magustuhan lang ng mga tao. Mapansin lang ng mga tao. Alam niyo po yun? Ganun na nagiging problema. Kaya yung iba, nananatili sila, malungkot. Tignan nyo, kung sino yung sikat sa social media, sila yung maraming problema. Kung sino yung maraming pera, sila yung komplikado yung buhay.
Sino may magandang bahay? Sila pa yung parang ano, hirap na hirap. Isipin yun, kasi lahat ng yun, parang ginagawa lang nila para sa sarili nila. Na para maging in ka lang dito sa mundo na to. Pero tayo, mga Kristiyano, hindi natin ginagawa. Yes, may mga bagay tayo na ginagawa. Pero hindi ano, para manatili dito. Di ba kasi alam natin na mga tagalangit tayo. Kaya hindi natin tinatangkilik o hindi natin sobrang tinatangkilik yung mga ganong bagay. Kaya nga po, sabi dito, yung mga tao na ganon, kumbaga sila pa talaga yung ano, parang alam mo yun, kumbaga kumpleto na sa buhay, pero sila pa yung parang ano, hirap na hirap malin, kung sino pa yung tao meron ng mga ganitong bagay, kumbaga hindi pinagkukulang, sila pa yung walang peace. Kung sino pa yung meron ng mga yaman sa mundo, sila pa yung walang joy. Isipin nyo po yun, yung mga tao na yun, ha? Lahat meron sila, pero hirap na hirap sila sa love, sa peace and joy. Pero yung mga Kristiyano, nag-uumapaw dyan. Amen po ba? Amen! Di ba? Parang andali mag-amen. Yes, love, joy, peace, meron ako nyan. Pero in sa realidad, meron ba talaga? Di ba laging ganun? Oo, kay Jesus kayo matatagpuan. Ang tanong na, kay Jesus ka ba? Oo, kay Lord, madaming love, madaming joy, madaming peace. Siyam nga yan eh. Di ba? Parang ganun. Oo, ang dali lang talaga maki-amen. Sa totoo lang, sobrang dali maki-amen. Sabi ko nga eh, Lord, ang dali lang talaga maki-amen, makisigaw. Di ba? Kapag meron dinideclare yung pastor, kapag meron kami nababasa sa Bible, ang dali mag-amen. Pero Lord, ba't ganun? Parang ang hirap. Kasi alam niyo pong problema, yung iba, naka-attach pa sa mundo eh, nakadikit pa. Sa mundo, lalo itong love. Minsan, kay Lord ko lang makahanap yung love. Talaga ba? Di ba parang laging ganun? Di, kay Lord ko lang makikita yung love. Pero kapag tinanong mo, talaga ba? Kay Lord mo lang talaga makikita. Kaya nga alam niyo po yung iba, sobrang hirap sila mag-build ng relasyon sa Diyos. Sobrang hirap sila makalapit sa Diyos. Alam niyo yung dahilan? Mas inuuna i-build yung relasyon sa tao. Oo, parang ang dali na ng love, kay Lord matatagpuan. Pero alam nyo po, diyan madaming nalalaglag na Kristiyano. Diba, sa salitang love na yan. Diba, kaya nga minsan alam nyo po, sa totoo lang, hindi ko malaman kung ano magiging reaction ko eh. Sa mga tao na ikukwento pa na, Kesyo, alam mo, nagkagusto sa akin si ganito. Alam mo, kinatako niyan, alam mo. Kito-kito ko niyan. Minsan natatawa na lang po ako sa mga ganon. Kasi anong iniisip mo, nakakapogi at nakakaganda yan? Tandaan nyo, yung produkto nagiging mabenta kapag mura. Diba? Kaya hindi yan ano eh, hindi yan nakaka-proud. Huwag tayo masyado maging proud na Kesyo, ang daming ganito, ang daming... Hindi. Kahit makuha mo yung love ng buong mundo, mananatili ka pa rin ano. Alam mo yun, hindi mo mararamdaman yung tunay na pag-ibig. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo bastang amen ng amen sa mga ganito, maging totoo talaga dapat sa atin. Kaya nga sabi, diba, ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Kasi ganun lang yung iba nakikiuso, yung iba nakikikristyano. Pero hindi po, hindi po tayo ganun. Sabi dyan, be transformed, magbago tayo. Kasi yun ang sabi ng Diyos. Kasi kahit makuha mo yan, mananatili ka pa rin empty. Kung wala naman si Jesus sa'yo. Ano pa, kung mapapansin nyo po ba, nung si Adan, binigyan ng Diyos, anong ibinigay? Anong binigay? Eva. Hindi, Eva. Hindi, Eva. Eva lang ang binigay, hindi Eva. Kaya, di ba? Ano pa? Nung si Eva ang binigyan, anong ibinigay? Adan. Hindi, ang dami. Di ba? Swak naman, di ba? Ayan, ba? Ayan, kaya nga po, bilang mga Kristiyano, again, hindi yung mga ganon, hindi kung ano yung uso sa mundo tayo, hindi, uso may love life eh. Uso may partner, ako din, dapat. Uso may ganito eh, dapat ako din. Di po. Hindi po ganun ang mga Kristiyano. Kaya nga po, anong sabi sa unang point? Huwag mong hangarin yung mga bagay dito. Huwag mong i-desire. Diba? Yung mga bagay na meron dito sa mundo. Kasi darating yung time, dadating yung panahon, lahat yan mawawala. Kaya nga anong sabi, diba, sa book ng Acts, yung mundo, tungtungan lang ng Diyos. Sabi niya, sabi ng Diyos, diba, heaven is my throne. Tapos yung earth, tapakan lang daw ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat na nandito, walang kwenta. Diba? Tungtungan lang ng paa ng Diyos. Sabi. So, ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, hindi tayo kailangan maglong o hindi tayo kailangan talagang i-desire natin yung lahat ng mga bagay sa mundo. Again, maraming magandang bagay na ibinigay ang Diyos dito sa lupa. Kaya piliin nyo pong mabuti kung ano yung mga tinatangkilik nyo. I mean, sobrang dami po. Alam nyo, kapag kumbaga, kung magiging Kristiyano lang tayo, talagang sobrang daming pwedeng enjoyin sa pagiging Kristiyano. Masaya po. Alam nyo,
nung nakaraan, nung nandun kami sa, ano, sa Aldot Fellowship, hindi dahil sa maraming pagkain, kaya po kami nag-enjoy. Masaya, alam niyo po, nakakatawa, pag nakakita talaga yun ng mga nanay, tatay, na parang mga bata, parang, ay mo, ang saya-saya nila, naglalaro, nakakatawa po. Kaya nga nung sumama ko sa Aldot Fellowship, bukod sa busog yung chan ko, parang nabusog din yung puso ko. Kasi nga, ang saya nila makita, nakakatawa. Kaya nga sabi ko, Lord, kung ano lang, sabi ko nga, Lord, kung pwede lang, sana lahat ng mga nanay tatay namin. Alam nyo nga po, sa loob-loob ko, sana yung nanay tatay ko nandito din. Parang may part sa akin na nalulungkot ako na, Lord, parang ang dali talaga isipin. No? Pero sabi ko nga, Lord, tulungan mo ako na sila din, masama ko sa ganun. Kaya nga, by faith, diba? Lahat tayo, kahit yung mga pamilya natin, madala natin sa Diyos. Madala natin dito sa church. Kasi sa mundo, nakakalungkot. Sa totoo lang, nakakalungkot. Kaya nga yan po, di ba, sabi, do not desire the things in this world. Kasi yun po, mapapansin nyo doon, sa verse 6, sabi, di ba, you eat, pero gutom ka pa din, di ba? Lahat ginawa na, pero alam mo yun, parang wala pa din kwenta. Kaya again, ang unang mensahe po ng Diyos sa atin, do not desire the things in this world. Number 2, ayan, panags nga po, anong sabi dyan? Prioritize your spiritual life. Bakit ko nasabi? Anong sabi po dito sa ano? Alam ko sa verse 8, sabi dito, now go up into the mountains. Anong sabi po doon pag nabasa niyan? Go up into the mountains. Bakit? Anong mensahe no? Mapapansin nyo po, sa Bible, kada minimension yung bundok, anong nangyayari? Merong magpipray. Diba si Jesus, saan siya nagpipray lagi? Sa bundok. Kada merong ano, word na bundok, kasi mara, saan nagpray si Jesus? Diba sa Mount of ano? Gethsemane. Tapos, basta mapapansin nyo, kapag usapang bundok, talagang grabe yung spiritualidad na nangyayari. Kaya nga po, doon ko na-realize na, Lord, bakit inuutusan mo yung mga tao na umakyat sa bundok? Kaya sabi ko, Lord, go up to the hills, manguha na mga kahoy. Alam nyo, biglang nag-sink in sa utak ko, ay hindi. Every time na pinapakyat ng Diyos yung mga tao sa bundok, tinuturuan niya manalangin. Diba? Magkaroon kayo sa akin ng ano, magkaroon kayo ng intimacy. Sa akin kasi mapapansin niyo po, lahat ng mga prophets, lahat ng great na ginamit ng Panginoon, saan niya kinatagpo? Sa bundok, diba? Sa Mount Ganto, sa Mount Ganyan. Kaya nga doon ko na rin, inuutusan mo ba kami na talagang i-prioritize namin? Kumbaga, Lord, unahin namin ng unahin yung spiritual na pamumuhay namin sa'yo. At alam niyo po, habang binabasa ko doon, Lord, meron kang something na gustong sabihin sa amin na, at alam niyo yun, doon ko po napagtanto na, nga, no, Lord, bilang mga Kristiyano, hindi lang kami talaga dapat, alam niyo yun, oo, sunod ng sunod, pero di namin dapat pabayaan yung mga spiritual namin pamumuhay. Kaya nga sabi po dito, sa 1 Chronicles 16:11, ito po yung ano eh, ito din yung time na after na ano, na mabuild na ni ano, nila David yung ano, basta may binuild sali dyan, hindi ko lang ano, masyado nabasa kasi antok na talaga ako nung gabi. Pero, ang sabi niya nga dun, seek the Lord and His strength, seek His face continually, longing to be in His presence. Ayan po yung sinasabi ng Diyos na manatili kayo sa presensya ko, manatili sa inyo yung kabanalan ko, manatili sa inyo yung kapuspusan ko. Ayun po yung sinasabi ng Diyos. Kasi yung mga tao na yun, dahil sobra na nga silang huminto sa ginagawa nila para sa Panginoon, nawawala na sila. Nawawala na sila sa tunay na relasyon nila sa Diyos. Nawawala na sa kanila yung spiritual na pamumuhay. Kasi yung inuuna, sarili na eh. Unahin ko yung sarili ko, gagawin ko na itong mga pangailangan ko. Anong nangyari? Nawawala na. Diba? Nawawala na doon sa presensya ng Diyos. Sa tanong sabi ng Diyos kagad, go up to the hills. So, isabi ng Diyos, prioritize mo. Diba? Yung spiritual mo na pumumuhay. Bakit? Bakit importante na i-prioritize ang spiritual life? Kasi, sabi dito, spiritual growth, meron ba akong nilagay dyan? Panags nga, Carl? Ah, hindi. Sabi dito, spiritual growth is the ultimate priority in life because our spiritual growth or the lack of it controls every other area of our life. So, sinasabi dito na importante bilang mga Kristiyano, pinapriority natin yung spiritual nating pamumuhay kasi, kumbaga, ito yung magiging ano eh, kumbaga magiging tawag dito, magiging manubela ng buhay natin. Ngayon, kung yung spiritual na buhay mo mahina, wala, baka hindi ka makaabot sa destinasyon mo. Kaya nga importante bilang mga Kristiyano, yes, maganda maging masipag sa pagmi-minister, maganda maging masipag sa lahat ng mga ginagawa, pero i-prioritize po natin yung spiritual nating pamumuhay. Kasi nga sabi, ito yung magdadala talaga sa atin sa destinasyon natin. Oo, sipag mo nga, pero kapag na yung spiritual mo naman nabuhay, wala, useless lang din. Diba? Kaya nga, alam nyo po, kung nagmi-minister kayo sa tao, ang pinaka-minister po natin sa Diyos, etong spiritual life natin. Again, hindi ko pinagkukumpara yung mga bagay na yon. Pero bilang mga Kristiyano, sobrang halaga, importanteng-importante na pinaprioritize natin to. Kaya nga sabi, prioritize eh. Siyempre, unahin.
paano ka magbi-minister sa mga tao kung ikaw mismo kulang? Sabi nga ni Kuya, di ba, hindi ka pwede mag-minister kapag puno ka lang. Kailangan nag-uumapaw. Kasi paano ka magbi-minister kung puno ka lang? Ngayon, pag nagbigay ka sa iba, di ikaw naman ang kinulang. Kaya nga po, importante na sa Kristiyano, nag-uumapaw. Kumbaga, yung spiritual natin buhay, ang laki. Diba? Kung gano'n tayo kataba at kamacho dito, dapat yung spiritual natin buhay, ganun din, malakas. Ganun din, malusog. Kaya po sabi, diba, prioritize natin yung spiritual natin pamumuhay. Kaya nga, anong key sa matagumpay na pamumuhay bilang isang Kristiyano? Sobrang simple lang. Alam niyo po kung ano yung key? Diba? Siyempre, simple-simple. Bible, prayer, siyempre pag-attend sa mga gawain. Minsan, ang dali lang talaga yan. Lagi yan. Kapag usapan lang, ang dali ng mga bagay-bagay. Kapag salitaan lang, ang dali. Kahit sobrang pa-spiritualan pa, sobrang dali yan. Pero po sa pag-a-apply, sa pagsa-realidad na ng buhay bilang isang Kristiyano, talaga bang ang dali? Minsan, dyan po tayo nalalaglag. Ako, hindi po ako nagmamagaling o nagpapakabanal sa harap nyo. Maraming pagkakataon ako din. Kaya nga po, sinishare ko to sa inyo kasi isa to sa mga nakatulong sa akin. Di ba, paano gawin yung mga bagay-bagay para sa Panginoon? At alam nyo po, wala talagang secret sa pagiging ano, pagiging malalim na Kristiyano, sa pagiging puspos na Kristiyano. Simple-simple lang po, Bible, prayer. At syempre, yung worship at pag-attend natin sa gawain ng Panginoon. Yun lang po. Walang secret. Hindi kailangan maging matalino. Hindi kailangan maging pogi. Hindi kailangan maging maraming pera. Diba? Yun lang po ang kailangan. Diba? Yung personal natin na oras para sa Panginoon. Yun lang po ang key. Wala nang iba. Hindi mo kailangan maging ganto muna. Hindi kailangan magsisigaw ka muna. Diba? Hindi na ganun. Yun lang po. Isipin yun, dahil lang sa mga ganung bagay, nakakalapit tayo. Kaya again, yung mga ganun, hindi po yun nineneglect. Kumbaga, kung may meron tayong ipa-priority, di ba? Kaya nga, sabi ko nga noon that time, nung naririnig ko si Bishop na nagpipreach siya na ako, bago ako kumain, salita muna ng Diyos. Parang dati nung bago ako, uuwi naman yun. Kain muna. Paano, baka mahilo ka niyan pag nagbabasa kang walang kain. Parang ganun ang iniisip ko. Pero alam niyo po, along the way, naiintindihan ko, oo, sobrang importante pala. Isipin nyo po yun ha, si Bishop, matanda na yun. Kumbaga, pag kumain nyo, baka manghina yun. Pero isipin nyo, dahil nga inuuna niya yung salita ng Diyos, ang lakas-lakas. Pag nag-basketball, gusto nyo po, gayahin ko. O, wag na. Isipin nyo, pag nag-basketball si Bishop dito sa stage, di ba? Grabe, tawanan kayo. Kasi, grabe yung energy. Kasi nga po, ganun eh. Ganun siya, ano eh. Kumbaga, makipag-communicate sa Panginoon. Ganun niya ganun niya pinapriority yung spiritual niyang pamumuhay. Di ba, pansinin nyo, yung tuhod niya, hindi nananakit. Kahit dalawang oras, tatlong oras nakaluhod sa madaling araw. Kasi ganun niya pinapriority yung spiritual niyang pamumuhayan, ananatiling malakas. Kaya nga po, alam niyo, sa tuwing nakikita ko si Bishop, parang grabe, parang ang laki ng encourage ng ano, nung buhay ni Bishop sa akin. Parang grabe, nakaka-encourage naman to si Bishop. Parang kami minsan, parang papagod-pagod na. Minsan, parang sinasabi pa namin, pagod, parang ganun. Pero sipin niyo si Bishop. Kumbaga, kina nyo, sobrang dami niyang schedule, tinatanggihan niya pa nga yung event. Pero isipin nyo sa edad niyang yun, ha? Pero anong sikreto? Yun lang po, yung personal niya na oras para sa Panginoon. Yun lang yung key para sa buhay na ano, kumbaga para sa matibay, matatag, di ba, na relasyon sa Panginoon. Yun lang po, yung personal na oras mo sa Diyos. Kaya nga po, ayan, sabi dito, seek the Lord. Sabi yan, ayan, sige, okay na, next mga. Ayan, sabi yan, your spiritual life determines the rest of your life. So, kung paano ka mamuhay, sa spiritual mo na pamumuhay, magiging ganun ka. So, kung ikaw, lagi kang may oras para sa Panginoon, di makakasama mo ang Diyos. Pero kung hindi, ewan ko, saan ka pupunta? May iba ba bang pupuntaan? Di wala naman na, kundi sa impyerno lang, tama? Kaya nga po sabi, yung spiritual na buhay natin, yun yung magdadala sa atin ng destinasyon natin. Ngayon, kung pahina-hina ka sa spiritual mo na pamumuhay, saan ka dadalhin yan? Baka hindi ka makaabot sa finish line. Baka hindi ka makarinig ng well done, thou good and faithful servant. Baka hindi mo marinig yung kasi mahina yung spiritual mong pamumuhay, hindi ka umabot, naubusan ka ng oras. Kaya nga po, hanggat may oras pa, palakasin nyo ng palakasin yung spiritual nyo. Kasi sa panahon ngayon, yun ang kailangan, yung matibay at matatag, di ba, bilang Kristiyano. Kaya nga po sabi dito, di ba? Panex nga po, ayan, sabi dito. Sabi yan, you're not too busy, it's a matter of priority. Again, kaya nga po yung sinasabi sa inyo, hindi na uso. Yung, hindi, wala na kasi time, kaya hindi na ako nakapagbasa, wala nang time, kaya hindi na ako nakapag-pray. Wala nang time, kaya hindi ako nakapag-devotion. Wala nang time. Laging busy, 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 busy.
Sabi ko nga po sa inyo, kahit yung presidente, hindi naman yan parang kumbaga sobrang-sobrang busy. Minsan nga nakakapaglibang-libang pa. Eh paano po kaya tayo? Di ba hindi natin pwedeng sabihin na, busy kasi, ang daming ginagawa. Hindi po. Kahit anong busy natin, di ba? Dapat meron pa rin tayong ginagawa para sa Panginoon. Kumbaga mas priority pa rin po natin. Again, kahit sobrang busy ka, depende yan kung paano pinapriority yung mga bagay-bagay. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, anong priority natin? Yung spiritual natin na pamumuhay. Kasi ayun po yung magdadirect na mga buhay natin. Diba? Ayun po yung magdadala sa atin. Diba? Palapit sa Panginoon. Kaya nga sabi sa verse kanina, diba? Seek. Diba? Hanapin nyo ng hanapin. Kung baka puntahan nyo ng puntahan. Ganun po. Ganun po ang sikreto. Walang sikreto. Again, walang secret sa pagkakaroon ng puspos na buhay. Kundi Bible, diba? Prayer, worship, pag-attend sa gawain. At the same time, yung pagkakaroon, syempre, ng malinis na puso, baka may mga iba sa inyo, hindi, eto pa, meron pa. Diba? Pero again, kung ano man yan, basta sa para sa Panginoon, again, isa yan sa mga key para mas lalong tumibay yung spiritual na pamumuhay na meron tayo. At ano pa po? Sabi dito, panags nga po, ayan, don't just sit around and wait for spiritual growth to happen. Sabi, alam niyo po, yung paglago ng spiritual na buhay, hindi yan natatapos sa nakaupo ka lang. Meron ka dapat ginagawa dyan. Hindi yan pwedeng nakaupo ka dyan, sabay babagsakan ka ng anointing. Hindi po yung ganun. Oo, may ganung mga case. Pero mas maganda po kung meron tayong ginagawa. Kung gusto mong lumago, nang lumago sa Panginoon, kailangan meron kang ginagawa. Hindi yung talagang nakaupo ka lang dyan, umaasa ka lang ng umaasa sa kung anong marinig mo, sa kung ano. Hindi po, kailangan meron tayong ginagawa bilang mga Kristiyano. Hindi lang tayo parang bubutas lang lagi ng upuan dyan, naikinig, mananatili na ganyan. Hindi po. Kaya nga sa atin, di ba, kapag tapos ma-one-to-one, ano nangyayari? Nananatili ba na ganyan? Hindi, kailangan mag-one-to-one ka din. Ganun po. Kailangan meron tayong ginagawa. Kasi isa yun sa mga way para mas lalo tayong lumago sa Panginoon. Kasi sabi daw, be obedient in this so that you can unlock God's power in your life. So, maging masunurin ka. Diba? Gawin, maging ano ka, kumilos ka, maging masunurin ka. Para lahat, diba, ng kaloob ng Diyos, maging madali sa'yo o magkaroon ka. Kaya nga po sabi, diba, prioritize your spiritual life. Kung gano'ng ang kasipag, diba, kung gano'ng kakagaling sa mga pagmi-ministeryo na ginagawa mo, dapat ganun din sa spiritual life natin. Diba? Again, lagi ko pong sinasabi sa bawat isa, hindi ako perfect or hindi ako nagpapakabanal sa harap nyo. Pero alam nyo po, isa siya talaga sa mga parang tumulong sa akin. Na hindi, importante pala talaga na i-prioritize yan sana kung paano ako kumilos dito, ganito, ganyan. Dapat ganun din yung spiritual na pamumuhay ko. Kaya again, bilang mga Kristiyano, hindi natin dinidesire yung mundo, at the same time, mas pinaprioritize natin yung spiritual nating pamumuhay. Ito na po, last na po to, ayan. Number 3, ayan, cultivate your Christian life. Ito, magkaiba ang spiritual life sa Christian life. Kasi yung spiritual na buhay, ito yung talagang one-to-one kayo ng Panginoon. Yung Christian life, ito yung kung paano ka magdi-deal sa mga tao, paano ka makikipag-communicate sa mga tao. Ganun yung Christian life. At sabi nga po dito, sa 1 Corinthians 6:19, sabi, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you? So sinasabi, di ba? Ano po yan eh? Mapapansin nyo lang, dito din yan, sinabi kasi din yan dito sa book ng Haggai. Sabi dito, go up into the hills, bring down timber and rebuild my house. So yung sinasabi doon, build the temple. O kung sinasabi sa ibang version, ibuwin nyo muli yung templo. Kapag binasin nyo po sa ibang version ng book ng Haggai, sinasabi doon, umakyat kayo sa bundok, buuin nyo muli yung templo. Sino yung templo na sinasabi? Tayo. Tayo na yun, yung templo ngayon. Tayo na yung sinasabi na templo ng banal na espiritu. Tayo na yun. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, importante na kinukultivate or pinagyayaman natin yung Kristiyano nating pamumuhay. Kasi importante din yun eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi dito, kumbaga, doon makikita yung bunga. Kumbaga, kung nagiging tunay ka ba na Kristiyano, kung paano ka makipag-deal sa mga tao. Hindi naman pwedeng sobrang spiritual ka, pero ang gaspang mo sa mga tao. Di ba, hindi po pwedeng ganun. Kailangan kung paano ka nagiging spiritual, dapat sobrang gentle mo sa mga tao. Kaya nga po ang sinasabi ng fruit of the Holy Spirit, kung nasa iyo talaga yung banal na spirito, dapat gentle ka. Anong sabi doon, di ba? Love, joy, peace, ang dami, siyam eh. Dapat lahat yun nakikita sa'yo. Di ba, hindi mo pwedeng sabihin, templo ko ng banal na spirito, pero hindi ako loving. Templo ko ng banal na spirito, pero wala akong self-control. Templo ko ng banal na spirito, pero ang lungkot-lungkot. Pagpasok din sa church, ganyan. Di ba? Hindi ganun. Kapag sinabing templo ng banal na spirito, dapat nakikita sa'yo yung bunga.
Yun yung sinasabi. Kaya nga po sabi, cultivate your Christian life. Hindi pwedeng spiritual ako. Pero pag tinanong mo sa mga tao, ano, naniniwala ka bang Christian siya? Tanungin nyo yung mga tao, minsan, naniniwala ka, Christian ako? Minsan ba na-try nyo na yun? Minsan ba na-try nyo na bang yan, no? Husgahan yung sarili nyo? Diyo, minsan try nyo. Ako nga din ganun. Kaya minsan alam, sa tuwing ginagawa ko yun, umiiyak ako sa Panginoon, Lord, sorry. Sorry. Yun lang talaga masabi ko. Kasi alam nyo kung bakit. Isa din ako eh. Isa din ako, hindi ako perfect. Maraming pagkakataon, nagkakasala. Maraming pagkakataon na dadapa ako. Kaya nga sabi ko, Lord, tulungan mo ako, pagyamanin mo. Di ba yung pamumuhay ko bilang Kristiyano? Kasi Lord, hindi pwede na susunod-sunod kami sa'yo. Tapos ayaw namin maging loving sa mga tao. Lord, ayaw namin maging mapagpatawad sa mga tao. Ayaw namin maging mapagpasensya sa mga tao. Di ba bilang Kristiyano, payamanin din natin. Di ba kaya nga sabi yung testimony, importante yun eh. Kasi dun malalaman kung tunay kang Kristiyano. Di ba tanungin mo yung mga tao, kamusta yung testimony mo sa kanila? Again, huwag mong tawagin yung sarili mo na loving kung loving ka lang sa specific na grupo. Loving ka lang sa specific na mga tao, hindi pagiging loving yun. Huwag mong sabihin na sarili mo na mapagpatawad kung mapagpatawad ka lang dun sa mababaw na kaano, na offense. Mapagpatawad ka lang dun sa mga simpleng kasalanan na nagawa sa'yo. Pero kapag malalim na, kapag etong tao na to yung pinag-uusapan, wala ka ng love, hindi ka na marunong magpatawad. Hindi po ganun yun. Kailangan kung paano ka naging loving sa tao na to, ganun din dito. Hindi pwedeng sa crush mo lang ikaw mabait, dapat sa ibang girls din. Hindi rin sa ibang boys lang dapat sa lahat ng boys. Ganun po yun yung pagiging Kristiyano. Hindi favoritism. Ganun po yung sinasabi na importante bilang mga Kristiyano, i-build nyo yung temple na talagang kalugod-lugod sa Diyos, na kapag tumira yung Diyos dyan, di ba malulugod siya? Kaya nga sabi, di ba, let my spirit be the temple of your spirit. Di ba? Importante yun, maging templo talaga tayo ng banal na spirit. O kaya nga ako, mapapansin nyo, bakit sa tuwing nagpipray ako, Lord, hayaan mo na bumaba yung kapuspusan ng banal na spirito mo. Kasi Lord, gusto ko yung templo na to, maging maayos siya bago magamit para sa'yo. Kaya lagi ko hiningi, Lord, puspusin mo muna kami ng banal na spirito. Kasi maraming dumito. Lord, makalat yung loob ng puso namin. Tulungan mo kami, linisin mo kami. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, importante na pinagyayaman yan. Yung buhay natin sa pagiging Kristiyano. Ano ba po? Kaya nga sabi dito, di ba, sabi ng Bible, love one another. Love one another, hindi love mo lang sila. Di ba? Love one another, hindi love mo lang to. Di ba? Kasi nga po, ang problema ng iba, minsan, kung kailan pa naging Kristiyano, tsaka mas lalong naging grabe. Kung kailan naging Kristiyano, tsaka mas lalong naging mapanghusga. Kung kailan naging Kristiyano, tsaka mas lalong hirap magpatawad. Di ba? Hindi po ganun. Alam niyo po, the more na dapat naging Kristiyano tayo, dapat naging mas madali sa atin yung mga bagay-bagay. Actually, bilang Kristiyano nga po eh, dapat madali na sa atin yung magpatawad. Ako po, alam niyo sa totoo lang, dati sobrang hirap ko magpatawad. Pero ngayon, alam niyo, sa tuwing naiisip ko na hindi naging mapagpatawad ang Diyos sa akin. Kaya nga po, bilang tayo din ng mga Kristiyano, importante na naging mapagpatawad din tayo. Hindi yung ang bait-bait natin sa mga outreach, pero dito sa bawat isa, grabe tayo. Pansin niyo yun, ang bait natin sa outreach. Grabe. Talagang parang angel, ang bait. Pero pagpasok mo dito sa loob, di ba? Sipin niyo po yung maigi, ang babait natin sa mga outreach natin. Pero dito, alam niyo po, nung nabasa ko ngayon sa Galatians 6:10, para ako na-rebuke. Sabi ko, Lord, sorry. Ang bait namin sa mga tao sa labas. Di ba? Paano kapag sinabi ko sa inyo yung isang tao? Paano kapag sinabi ko itong tao na ito? Ako, guilty din ako. Kaya alam niyo po nung nabasok ito, Lord, sorry, patawadin mo ako. Sorry ako ng sorry sa Diyos nung gabi na yon. Kaya nga sabi ko, Lord, tulungan mo kami na kung paano namin minamahal yung mga tao sa labas, mas lalo dapat sa loob. Kaya alam niyo po, minsan, parang ako pag nakakarinig ako na minsan yung sinasabihin yung mga tao na, amba, ito mababaw, ito ganto ganyan. Minsan parang, sa loob ko, Lord, grabe, parang sa akin nga sa part ko, never, kumbaga sila pastor, never nilang ginudge yung bawat isa na gano'n. Mapapansin nyo, o ikaw, mababaw ka. Kumbaga binrandan ba? Di ba? May mga tao sa atin na gano'n, ito, mababaw, hindi nagpipray, ito, hindi nagbabasa ng Bible, ito, ganto, ito, ganyan. Pero isipin nyo po yun, ha? Pero isipin mo, ha? Grabe tayo mag- pero isipin mo yung Diyos, tinanggap tayo. Tayo nga, kahit parang basura, eh. Tinanggap ng Diyos, eh.
Isipin nyo, dapat ganun, maging ganun din po tayo. Na mas lalo natin bilang Kristiyano, dapat mas lalo tayong nag-grow pagdating sa pag-ibig. Especially sa bawat isa, magiging ganyan ka dyan, darating sa uli. Pagdating sa langit, yan din naman makikita mo, ayaw mo pang tanggapin. Ganyan man itsura niya, pagdating sa langit, nandun pa din yan. Kaya tanggapin mo na yan hanggang ngayon. Diba? Ganyan man siya, o kung ano man siya, pero pagdating sa langit, alam mo, yan pa din yung makikita mo. Huwag kayo, anong iniisip nyo na kayo lang maliligtas? Hindi po, hindi ganun. Diba? Ako lang ang maliligtas kasi ganyan siya. Ako lang ang makakapunta sa langit kasi ganyan siya. Sipin yun, laging ganun, pero hindi po. Kung sino yung katabi mo dyan, yan na yung makikita mo sa langit. Kaya dapat tanggapin mo na yan. Tignan mo, yung katabi mo. Hindi matignan, oh. Pastor, hindi matignan. Oh. Kung sino na yung katabi mo, yan na makakasama mo sa langit. Kaya again, mahalin po natin yung bawat isa. Again, alam niyo po, sa totoo lang, hindi tayo palaliman dito, hindi tayo paramihan ng ginagawa dito. Di ba, hindi porket itong tao na to, hindi mo nakikita sa ministry na to, wala na siyang ginagawa. Di ba, hindi porket hindi mo siya nakikita sa ganito, wala na siyang ginagawa. Hindi po ganun. Eh no, ngayon kung nandiyan ka sa labas, eh paano kung sa loob siya tinawag? Eh ngayon kung ikaw nasa loob, hindi mo siya makita, eh paano kung sa labas siya tinawag? Ganun po yan, hindi yung porket hindi mo siya nakita sa ministry na to, walang ginagawa. Grabe. Ganun kagad. Yung comment natin sa bawat sa grabe naman to, walang maitulong dito. Hindi po ganun. Lahat po tayo, meron tayong ano, ginagawa para sa Panginoon. Naniniwala ako na hindi na po uso yung ganun. Ito kasi, ito ganyan. Ayaw tumulong. Ay... Di ba, hindi lahat tinawag sa ganyang ministry. Hindi lahat tinawag sa ganito. Di ba? Hindi lahat. Kaya nga ako po alam nyo, natutuwa ako kapag ka ganun yung sabay-sabay tayo. Lahat, yung iba, grabe, humahayo. Yung iba nandito, yung iba nandoon, yung iba nandyan. Lahat tumahayo. Ganun po kasi yon. Hindi tayo palaliman dito. Yung magpapalaliman, mas malalim ako sa'yo. Mas madami akong alam sa'yo. Mas marami akong kabisadong verse. Diba, kung gusto mo magmalalim, dun ka magbida sa Bible school. Kung gusto mo talaga magmalalim. Kasi dito, hindi po tayo nagpapalaliman dito. Nagtutulungan tayo dito. Diba, inahatak natin yung bawat isa, palapit sa Diyos, hindi palayo. Ganun po tayo dito. Hindi, mas malalim ako sa'yo, sumunod ka sa akin. Mas magaling ako sa'yo, dapat ako ang leader. Hindi po ganun yung Kristiyano. Alam nyo po, tayo, nagtutulungan tayo dito, naghahatakan tayo palapit sa Panginoon. Hindi porkit ikaw kung gumawa niyan, tamad na to. Hindi po tayo ganun. Diba? Mas lalo natin tinutulungan yung bawat isa na mas lalo lumapit nang lumapit sa Diyos. Nahayaan mo yung buhay mo maging encouraged sa bawat isa. Kaya nga ang ganda nung tanong ni teacher kanina, totoo lang sa discipleship, ang ganda nung tanong niya, sino yung nag-encourage sa'yo para magpatuloy bilang Kristiyano? Alam mo, nakakatawa nga, no? Dahil sisisipin mo yung tao na yung minsan nakikita mong ganun, pero isa sa mga araw ng buhay niya, naging encourage pala siya sa mga tao para magpatuloy sa Diyos. Kaya nga po, again, huwag natin laging tuldukan yung bawat isa na kesyo hindi na magbabago, kesyo ganyan na. Hindi. Di ba? Kasi po, magbabago ang Diyos. Kaya importante po sa atin, maghatakan tayo palapit sa Diyos. Kasi alam nyo po, itong mga pagkakataon na to, habang ginagawa ko, sabi ko, Lord, paano ko ba tatapusin yung mensahe na to? Lord, ano bang magiging conclusion ko dito? Di ba? Parang ganun yung iniisip ko. Sabi ko, Lord, paano ba? Alam mo, isa lang pong naisip ko talaga. Sabi ko, alam mo, habang iniisip ko, sabi, isa lang talaga yung simple, yung maging magmahalan lang. Yung mga tao, Lord, paano ba payamanin yung buhay ng Kristiyano? Lord, paano ba palaguin yung pagiging Kristiyano? Alam niyo po, isa lang talaga yung tumatakbo sa isip ko. Yung mahalin yung bawat isa. Wala na tayo dito yung insecure. Hindi na uso yun dito sa loob ng church. Hindi na po uso yung mas makakesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? Hindi na. Mananat, gagawin natin, mas lalo tayo maging believe sa bawat isa. Hindi yung tipong porket may gagawin yung tao na to, may gagawin sila, may sisimulan sila, eh, bago pa. Ay, hindi, baka hindi nila kaya. Hindi po. Hindi tayo ganun. Hayaan natin na maging encourage tayo sa bawat isa. Suportahan po. Ganun po dito. Tulakan, papalapit sa Diyos. Diba? Hindi atakan. Ganun po ang tunay na Kristiyano. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, importante talaga na nagmamahalan. Alam nyo po kung bakit? Kasi yun lang naman din ang gusto ng Diyos eh. Bakit ba, ba't ba napakuha ang Diyos? Di ba? Kasi mahal niya tayo eh. Di ba? Kaya nga pa next, meron pa po ba dyan? Pa next nga po. Ayan, sige po, pa next. Ayan, sabi di ba, love one another. Mahalin natin yung bawat. Alam niyo po, hindi ko na siya nilagyan ng verse kasi ang dami sa Bible na sinabi na mahalin yung bawat isa. Again, paano maging matagumpay ng Kristiyano? Simple lang. Mahalin lang natin
yung bawat isa. Again, ito para sa ano, sa conclusion ko. Alam niyo po, sa totoo lang, ano man talaga yung mga ginagawa natin, minsan parang ba't hirap na hirap ka gawin to, yung ganyang bagay. Alam niyo po, sa tuwing gagawin mo yan lagi para sa Panginoon, alam niyo, sa totoo lang, nagiging madali siya. May mga pagkakataon na, Lord, gusto kong magawa to para sa iyo, pero paano? Alam niyo, simple man yan, mukhang hindi man yan nare-recognize ng mga tao. Alam niyo po, ang sikreto, gawin natin ang gawin para sa Panginoon. Alam niyo po, nung pauwi ako galing sa Cebu, yung iba dito siguro narinig niyo na to. Alam niyo po, habang pauwi po ako galing sa Cebu, parang mas lalo meron sa loob-loob ko na, Lord, gusto namin magtuloy-tuloy para sa iyo. Lord, gusto ko magtuloy-tuloy para sa iyo. Alam niyo kung bakit? Alam mo, nung nakita ko po yung langit, nung nasakay ako pauwi galing, nakita ko yung langit, sabi ko, Lord, grabe, apakaganda ng langit. Alam niyo po, yung nakikita natin dito sa Lapag, parang ano, sobrang pangit na, kumbaga sa sibuyas, unang balat lang siya. Ganun po yung nakikita natin dito na minsan amis na amis tayo, wow, ganda. Pero alam niyo po, nung nandun ako sa taas, nakikita ko, sabi ko, Lord, grabe, ang ganda ng langit, speechless ako. Sa totoo lang, alam niyo po, hindi lang ako pala picture, hindi lang ako, alam niyo man, hindi ako mga ganyan, pa my day. Pero grabe, nagulat ako, sabi ko, Lord, sobrang ganda ng langit. At alam niyo po, habang tinitignan ko yung langit, Lord, ba't ganun? Parang merong sibilisasyon sa taas. Lord, parang meron talaga namumuhay sa taas. At alam niyo po, doon na ako sa part ninyo, may lulubog na yung araw. Sabi ko, wow. Alam niyo, para akong may iyak-iyak. Sabi ko, Lord, gusto kong pumunta dyan. At alam niyo po, sa loob-loob ko, tinatanong ko yung sarili ko, paano? Kaya ko ba? Alam niyo po, bigla akong na-remind na, hindi. Mahalin niyo lang yung bawat isa. Bigla akong na-remind siya, oh nga, Lord. Yun lang pala ang sikreto, yun lang pala ang kailangan gawin. Diba, magkaroon tayo ng personal na oras sa Diyos. Again, alam niyo po bakit ko nasabi sa unang-una na huwag natin i-desire yung mga bagay dito sa mundo. Kasi, hindi talaga siya makukumpara. Isipin niyo po, hindi ko pa literal na nakita yung pinaka-ano. Yung nakita ko ba lang yung parang sabi ko, wow, grabe. Ini-expect ko nga, Lord, paano mo ginawa yung mga ganito? Lord, paano mo binuo yung langit? Lord, anong utak meron ka? Ba't ganyan kaganda? Ganun po yung sa loob-loob ko na, grabe, sabi ko, alam niyo po, speechless ako noon, ang gusto ko lang mangyari, sabi ko, Lord, gusto ko pumunta dyan. Alam niyo, nakakatawa man isipin, pero meron nga sa part ko, pwede bang buksan yung pintana, sabay pumalo na lang ako dyan? May mga ganun akong isip, kasi alam niyo po, ang ganda, parang, Lord, dito na lang ako. Totoo lang po, Lord, dyan na lang ako, parang ang payapa-yapa, ang presko-presko, ang tahimik. Kaya sabi ko noong that time, Lord, pwede bang dyan na lang ako? Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ang imposible na, Lord, parang hindi ko kayang gawin to. Lord, baka hindi ko kaya. Lord, baka hindi talaga ako para dito. Alam niyo, may mga ganun din po kung agam-agam. Minsan sabi ko, Lord, baka hindi talaga ako para dito. Lord, baka hindi ko naman talaga kaya. Minsan may mga ganun po akong kaisipan. Pero alam niyo po, sa tuwing nare-remind ako sa langit, sabi ko, Lord, gusto ko dyan. Alam niyo po, kung paano pinagtagumpay ng Diyos yung mga Israelita noon, paano pinagtagumpay ng Diyos yung mga maraming tao sa Biblia, alam niyo po, ganun din sa atin. Kasi pangako po ng Diyos yun eh, na pagtatagumpay niya tayo, natutulungan niya tayo, nasasamahan niya tayo. Pansin niyo, anong covenant ng Diyos noon dati sa Old Testament, anong laman ng Ark of the Covenant? Yung tablet of, yung mana, yung tablet of stone, tsaka yung staff ni Aaron. O yung iba sa inyo, narinig niyo na po to sa prayer marathon, shiner ko. Pero alam niyo po, nagsisimbolo ng laman noon, provision, at the same time yung gusto ng Diyos, yung relasyon natin maayos sa Kanya. Pangatlo, yung staff, yung pagga-guide niya. At alam niyo po, sa panahon natin ngayon, tayo yung makabagong covenant, tayo yung makabagong Ark of the Covenant. Alam niyo kung bakit? Ano yung nakapaloob sa atin? Yung pangalan ni Jesus, yung provision niya, yung blood niya na nag-fulfill sa law, at higit sa lahat yung Holy Spirit na nagli-lead sa atin. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, anuman yung mga tinatangkilik nyo, anuman yung mga ginagawa natin, lagi natin gawin para sa Panginoon. Kasi hindi po yan sayang. Huwag kang mapagod. Malapit na. Feeling mo minsan parang hindi kasi na-appreciate ng mga tao eh. Ay, hindi kasi ako kagaya ng ministry ni Lay. Ay, hindi kasi ako ganito eh. Minsan ganun naiisip natin. Pero alam nyo po, sa totoo lang, tuloy lang. Kasi lahat po yun pinapahalagahan ng Diyos. Kahit yung mga pagkikira mo sa tao, kahit yung pag-aalaga mo ng mga tao, yung pagpipray mo sa mga tao, minsan parang inisip mo,
parang value wala. Pero hindi po. Lahat po yun may value sa Diyos. Kaya again, lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon, lahat po yan umaabot sa Diyos. Kaya huwag kang mapagod. Diba, huwag mong piliin, huwag mong isipin na dapat unahin ko yung hindi. Kasi tinawag tayo para sa eternal na bagay. Hindi para dito lang manatili sa mundo. Hindi po. Panglangit po tayo. Kaya again, tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kung maghiwa-hiwalay man tayo sa mga susunod na araw, darating na panahon, di bale, okay lang. Magkita-kita na lang tayo sa langit. Amen po. Kaya nga gusto kong sabihin sa bawat sila, tuloy-tuloy lang. Hindi oo, hindi smooth all the way, maayos. Pero again, tuloy-tuloy lang. Kapit lang sa Diyos. Di ba? Kapit lang. Doon na lang tayo mag-celebrate sa langit. Minsan, hihirap man tayo dito dahil nalilimitahan tayo. Sa langit na lang, doon na lang natin itodo. Kaya nga ako noong nakaraan, sabi ko, Lord, oo, nalilimitahan man kami dito sa lupa. Pero pagdating namin sa langit, totodo na lang kami pagdating namin dyan. Kaya nga sabi ko, magpapatuloy ako sa Diyos. Yun din po ang gusto kong sabihin sa bawat sa tuloy-tuloy lang. Nadadapa ka? Okay lang, bangon ka agad. Pwede mapagod, huwag lang magpahinga. Pwede magpahinga, huwag lang ihinto. Okay lang magpahinga, basta huwag kang ihinto. Okay lang madapa, bangon agad. Okay lang umiyak, tayo agad. Diba? Okay lang masaktan, laban ulit. Basta tuloy-tuloy. Di baling maliit yung proseso, ang importante may progreso. Umaabante ka. Ganun po ang pagiging Kristiyano. Huwag tayo madala dahil sa nararanasan, dahil sa pinagdaraanan natin. Di ba kasi hindi natin maikukumpara yung nandun sa langit kaysa sa nandito. Kaya nga po again, gusto ko i-encourage yung bawat isa na anuman yung mga ginagawa nyo, gawin natin para sa Panginoon. Kasi lahat yan, di ba? Nare-recognize ng Diyos, napapansin ng Diyos. Ayun lang po, to God be the glory.